guys, welcome to our channel again. So for today's video, i-share ko sa inyo ang aming DIY light para sa aming 100 gallons aquarium. Yan, so to, tubo to na, use na pipe to, galing to sa mga ginawang bahay dito sa may tabi namin. So hiningi namin to. Ayan, nakikita nyo, halos isang dipa yan. So, sinisimula na ni Habibi, nalagyan muna ng electrical tape yung dugtungan. Yes, pinagdugtong lang to kasi kapos yung haba niya. Pagkalapos niya lagyan niya ng electrical tape, i-grinder niya yan into two. Ayan. Kasi dun natin ididikit yung ilaw sa loob ng biniak na tube. Ayan, nahati na sir sa dalawa at isa lang yung gagamitin natin. Kung nakikita nyo yan, para siyang uka sa loob, doon natin ididikit yung ilaw na gagamitin namin. So, lilihain muna ito kasi syempre matalas yung pinaghatian niya. Konting liha lang para hindi makasugat. So, ito yung mga nakita namin na pwedeng ilagay na ilaw, kaya lang isang color lang to. So, hindi natin malalaro yung ilaw. So, gusto ko si ni Habibi yung iba't ibang kulay na pwedeng sa isda. Depende syempre sa mood. Ayan. So, ito yung finish or final namin na kinabit na ilaw. Ayan. Nakita nyo may remote pa yan. Kung makikita nyo, sa Shopee ito nabibili. 99 pesos lang. Nabili ko siya for 99 pesos. Naka-sale. Ayan. Napakadaming color yung pwede nyong laruin. Nakita nyo sa picture, ayan, nandiyan naman kung anong klaseng ilaw yung binili namin. Nalagay ko dito. Pwede nyong paglaruan talaga yung ilaw. At napaka daming magagandang ilaw yung bumabagay dun sa isda. Kaya nakakatuwa siya. So, sobrang nakatipid kami kasi guys, kung bibili kayo ng ilaw para sa 100 gallons, libo talaga to. Pero kami, ang nagastos lang namin is 99 pesos. Ayan. Kita nyo, dumidikit na talaga siya, may pandikit na, pero idinikit pa namin to ng tape. Ayun, hindi pa masyadong maayos yung pagkadikit, ayusin pa namin yan. Sinasample pa lang namin. So, sobrang sulit, nakamura tayo. Yun nga lang guys, hindi to submersible o yung pwedeng nakalubog sa tubig. Pero okay na yan sa ibabaw, doon naman talaga yung purpose ng ilaw niyan. Kaya yan guys, kung makakatip kayo, gawin nyo ito, sobrang tipid. 99 pesos lang, may ilaw na ang ating 100 gallons aquarium. At ang ating mga oranda fish. Napapaglaroan pa talaga yung ilaw. Nakakatuwa. So guys, LED light to. Sobrang tipid naman sa kuryente. Pwede rin siyang USB cord din siya. So pwedeng power bank lang din yung mag-supply ng kuryente sa kanya. Ito yung malapitan doon sa kuha sa ilaw yan. Pininturahan din namin yung pipe ng black para medyo naman may dating. So yan, nakadikit lang siya dyan sa ilalim na yan. Then, lagyan din namin ng scotch tape para mas kumapit siya. So yun lang guys, share ko lang sa inyo ang aming DIY light para sa aming aquarium. So guys, don't forget to share, like, subscribe naman kayo sa aming channel. Bye!